Magandang umaga po sa inyong lahat. And I'm so blessed na dumami na tayo this Sunday. At alam ko po na lahat tayo ay na-miss ang church. At binabati ko rin po lahat ng naka-online natin na mga nakikinig. Good morning po sa inyong lahat. It's a blessed day. At isa pong karangalan sa akin na bigyan po ako ng time to share the Word of God with you. At nakakatuwa po ang mga pangyayari sa kapaligiran natin. Alam niyo, napakahalaga po na tayo ay nakatuon, nakatayo sa salita ng Diyos sapagkat wala po tayong ibang panghahawakan at aasahan sa mundong ito, kundi ang salitang iniwanan po sa atin ng ating Panginoon. Kaya yun po ang ating pundasyon na tinutungtungan at yun po ang mga prinsipyo na ating pinanghahawakan sa mga dinadaanan po natin. Ang topic ko po this morning is facing our fears. Kasi napakadami pong minsan na naririnig ko, mga tumatawag din sa akin, ang daming agam-agam ng mga tao ngayon. Ang daming uncertainties. Yung mga nawala ng trabaho, nasira yung mga negosyo, nawala yung mga negosyo nila. So life is different today. Iba na po. Sa palagay nyo ba, babalik tayo sa normal? Tinitingnan ko yung mga mukha nyo, nakamask kayo. Kaya yung iba, ang nakikita ko lang, umiiling. So, maski mawala ang pandemya, do you think it will still be the same? Hindi na. Pati yung, alam nyo, pati tayong mga Christians, pati tayong mga nag-church, tayong mga born again na meron na tayong relasyon sa Panginoon, nakikita ko rin na yung iba, nasanay na sa online. Sa palagay nyo, sisipagin silang mag-attend every Sunday, it will be different. No? Kasi mayroon tayong mga nakasanayan at marami po sa atin, napakadaming fears ng puso. Whenever people call me up or tinitext ako, laging ang pagpe-pray. Pagpe-pray, puro problema, puro may sakit, puro yung mga agam-agam sa buhay. Kaya napakahalaga po sa atin that we learn to face kung ano ang mga adversities, mga fears. At sinabi din ng ating Panginoong Hesus Kristo, anong sabi niya, In this world, sa mundong ito, you shall have, yung word na shall is absolute. Wala po sa atin ang exempted sa mga problema na dadaanan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ngunit, isa pong difference ay tayo ay tumanggap sa Panginoon, binigyan niya tayo ng bagong buhay, at ang bagong buhay na yon ay hindi lang natin kasama ang Panginoon, selyado pa tayo ng banal na Espiritu. Kaya tayo po ay sealed with the Holy Spirit at anong pangako niya sa atin? I will never leave you, I will never forsake you. Yung word na never doon ay never, 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 never. Kaya anuman po ang dadaanan natin. You know, I'd like to encourage all of us today. Kaya nga when we come to church, we come together not only to hear the Word of God but to get encouraged. Kasi minsan nawawala yung courage, kaya kailangan may nag-e-encourage. Binibigyan tayo ng courage. So, kung makita po natin sa Webster Dictionary, ang word na fear is to be afraid and to expect the worst. Alam niyo, pag may nagsabi sa inyo, o kaya naramdaman niyo may simptomas kayo, ano kagad naisip niyo? Inubo lang kayo. Dati, kahit inubo naman tayo ng katakot-takot, wala tayong kaba. Di ba? Ngayon, medyo inubo lang kayo, nagkasinat lang kayo, panic na kagad. Ano kagad pumapasok? COVID! Ano kagad pumapasok? Naku, baka mamatay na ako. Kagad, you know, worst. Laging, kaya ang sabi, fear is to be afraid and to expect the worst. So, ini-expect mo ang worst. Ang fear po is ay isang anticipation, isang expectation. Okay? May ine-expect kayo na may mangyayaring hindi maganda. Alam nyo ba na ang fear ay isang spirit? Okay? Kaya when we allow fear to come, sa simula, sa isipan lang natin, maya-maya pag kumapit na yon, magkakaroon ka na ng phobia. At kapag may fear tayo, alam nyo ba na ang faith natin ay hindi mag-work. Hindi po pwedeng magkasabay ang fear and faith. Kaya mahalaga po sa ating mga mananampalataya, when fear comes, normal lang na may papasok na takot sa puso. Ngunit, huwag niyong hayaang tumira yung takot na yon. Huwag niyong hayaang tumagal yung takot na yon. Okay? So, kaya ang fear, makita natin sa Bible, punong-puno po yan ang examples ng fear. It is a kingdom issue.
Makikita po ang first mention niyan ay sa Genesis 3. So mula sa Genesis, mula sa creation, ang first mention po ng presence of fear is directly involved when sin entered. Nung hindi po nakasunod si Adan at si Eva sa inutos ng Diyos sa kanila. So, alam nyo ba ang fear is always exchange or transfer of authority. Kaya pag natakot ka, yung authority mo sa buhay mo, ibinigay mo sa demonyo. Kasi saan nanggagaling ang takot? Sa demonyo. Kaya pag nagsimula kang matakot, yung authority mo na ibinigay ng Diyos sa'yo ay tinatransfer mo sa Kanya. Kasi mas naniniwala kang sisirain niya ang buhay mo kaysa naniniwala ka na ang Diyos ang tutulong sa'yo sa iyong dinadaanan. Kaya exchange or transfer of authority po ito. Kaya ang primary basis ng fear po ay self-preservation. Tayo pong lahat ng nabubuhay, ang kinatatakutan natin lagi ay masira yung katawan natin, mamatay tayo. So laging ang unang-unang base ng ating fear, pinagbabasihan ng fear natin, unang-una yung ating buhay, yung self-preservation. Bakit self-preservation? Kung kunwari, lumulubog ang bangka at sasabihin ng bankero, isa lang po sa inyo ang pwedeng manatili dito. Kunwari, mag-asawa kayo. Hindi na po kaya ang weight. So, isa lang po ang pwedeng manatili. O kayong mag-asawa, anong gagawin nyo kagad? Siya na. Sasabihin ng asawa, eh siya na. Diba? Bakit self? Pinipreserve natin ang ating sarili. So, alam nyo, ano po yan eh? Innate yan sa ating lahat. Na meron tayong laging pag-iisip na kailangan iligtas ko yung aking sarili. Diba? Pagka nagkakaroon ng kaguluhan, sinong una yung nililigtas? Diba? Sarili. Yun kagad ang inisip natin. So, unang-unang pinagbabasihan ng ating takot is self-preservation. Ang ikalawa is protection. We would always want to protect ourselves. Ang ikatlo, provisions. Pag nawawalan na tayo ng mga pangangailangan natin, yung mga basic needs natin, diba? Provision. At ang ikaapat ay self-purpose. Kung ano yung layunin ng Diyos para sa ating buhay. Kaya lahat po itong mga self-preservation, protection, provision, at self-purpose, lahat po ito ay ibinigay ng Diyos sa atin sa Kanyang kaharian. Kaya ang resulta po ng hindi natin nauunawaan ang kaharian ng Diyos na nasa Bible naman, ay nagkakaroon tayo kaagad ng takot. So it's always a kingdom issue. Kaya para po sa atin, the answer to fear is the restoration. And realization na ang mayroong kapangyarihan sa buhay natin ay ang Diyos. Ang may authority sa buhay natin ay ang Diyos. Kaya nga ibinigay niya yung authority yun sa atin. So na kanino yung authority ngayon? Nasa atin. Okay? Kaya minsan pag 'di ba pag may takot tayo, kagad naghahanap tayo ng somebody that will help us in that fear. Bakit? Tandaan nyo, ang authority yung binigay sa atin ng Diyos ay may kapangyarihan. Kaya minsan akala lang natin, wala. So, ang fear sa kanyang pundasyon is an authority issue. Okay? Kaya struggle po ito. It is a battle of influence. It's a battle of dominion. Now, sa Romans 6 verse 16, basahin nga natin yung Romans 6 verse 16. Naku, I forgot my telephone. Sandali lang po. Nakalimutan ko po yung aking Bible. Yung aking telephone nasa Bible. Nasa Bible, yung aking... Bible din. Ito na lang. Salamat po. Praise the Lord. So, Romans, ayan na pala eh. Romans 6 verse 16. Basahin po natin ito. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are the one that wants slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. So dito, ang sa you are slaves to the one you obey. Kapag pumasok ang takot, sinong sinusundan nyo? So kapag pinapasok nyo ang takot, alam nyo, fear can come. Pero nasa inyong authority to receive it. Okay? At kapag nireceive mo,
ibinibigay mo yung authority mo sa nagbibigay ng takot. Sinong nagbibigay ng takot? Ang Diyos? Hindi. For God did not give us the spirit of fear. Pero ano binigay niya sa atin? Power, love, and a sound mind. So, ang galing sa Diyos is love, power, and a sound mind. Ang fear, hindi po galing sa Diyos yan. So, it's what we fear. Alam niyo ba kung anong kinatatakutan natin? Yun ang mananatili sa inyo hanggat di nyo i-take dominion, hanggat di nyo i-take authority. So, fear is a spirit. Katulad ng faith. Ang faith, the spirit of faith. Ibinibigay yan sa atin pag na-born again tayo. God gives us the spirit of faith. Okay? Kaya nga tayo na-born again, nagkaroon tayo ng faith to believe God, to believe that He came to save us, to believe and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Sa ang origin ng faith comes from God, ang origin ng fear comes from the enemy. So, galing po sa kalaban natin ito. Okay? Now, kapag binigyan nyo ng permiso ang takot na pumasok sa buhay nyo, manganganak po yan. Manganganak po yan. Minsan, may mga kaibigan ako na ang fear nila is sickness. They are so afraid to get sick. Kaya maya-maya, nasa doktor. May maramdaman lang kakaiba. Nasa doktor, check up, lahat ng laboratory, and all. Bakit? Nagkaka-phobia. Kaya tawag natin sa fear, phobia. Diba? May iba-iba ang phobias natin. Yung iba, takot sa heights. Diba? Pag yung nasa matataas na lugar, parang kumakapit silang ganun. Pag nando sila, kunwari, sa mga bridge, or kung ano, at takot sila sa heights. Yung iba, takot sa mga, ako, takot ako sa mga butiki. Ayoko yung mga reptiles. Parang, hindi ko mahawakan yan. Kaya pag meron pumasok doon sa closet ko, hindi ko matanggal. Tatawag pa ako ng taga-tanggal. So, marami tayong kinatatakutan. So, normal po yan sa atin. But, sabi nga dito sa, I'll just read again, Judges 7 verse 3. Sa Judges 7 verse 3, sabi niya, "Now therefore, proclaim in the hearing of the people, saying, whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead. And 20, tingnan nyo ito ah, 22,000 of the people returned." So ilan yung may takot? 22,000 of the people returned. Kasi ang sabi nila, hindi kayo pwedeng lumaban nang meron kayong mga kasamang takot. Sa umpisa pa lang, talo na kayo. Okay? Kaya ang sabi dito, kung merong takot sa inyo, umuwi na. Huwag na sumama dito sa gera. Huwag na sumama sa labanan. So anong sabi dito? 22,000 of the people returned and 10,000 remained. Isipin nyo, no? 10,000 lang ang nag-remain. So ilan ang mas marami ba ang natakot? Marami. 10,000 lang naiwan. They were 32,000, di ba? At tama ba? Yeah, 32,000. So, ang 22,000 returned. Kaya, tandaan nyo po, ang takot ay pananatilihin tayong captive. Parang na-capture tayo ng takot na hindi na tayo makakakilos. Kaya pag may takot ka, hindi ka makakapaniwala sa gagawin ng Diyos. Okay? So, God has not given us the spirit of fear. Sa 2 Timothy po ito, 1:7. God has not given us the spirit of fear, but of love, power, and a sound mind. Now, in 1 John, marami po akong scriptures, i-write down nyo na lang, and then you can return to the scriptures at home. 1 John 4 verse 18, ang sabi niya, "There is no fear in love." So, ang mga maraming takot, anong kulang? Diba, yung mga seloso sa asawa, may takot na iwanan sila ng asawa. Nagtatawanan kayo. Di ba? Yung takot na mabankrupt, titipirin talaga lahat, binibilang lahat ng senti mo. Bakit? May takot na mabankrupt. May takot na maghirap. Yung iba naman, may takot na iwanan ng asawa. So, sabi sa 1 John 4:18, napakaganda po ng scripture na ito. "There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment." Kapag may takot, makakatulog ba kayong mahimbing? Kapag may takot, may kapayapaan ba ang mukha ninyo, ang puso ninyo, ang isipan ninyo?
Wala. Laging balisa. Okay? So kaya ang sabi dito, because fear involves torment. So tandaan nyo, ang kadugtong ng takot ay torment. Kayo ang unang-unang matutorture nito. Kaya mahalaga po sa atin na uunawaan natin ang tinuturo ng Bible sa atin patungkol sa fear. Okay? Now, Romans 8 verse 15. I'll just give you the scriptures and then we will go through the lesson. Romans 8 verse 15. You have not received the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. So anong spirito natanggap natin? Na tayo ay anak ng Diyos. Kaya tayo laging tumatawag, Abba, Father. Kapag tayo ay batang maliliit pa, whenever we need something, sino kagad tinatakbo natin? Si tatay. Diba? At hindi tayo takot na mawala ng pagkain kasi hindi tayo pababayaan ng tatay at saka nanay. So, lagi tayong, so we did not receive the spirit of fear. Tandaan nyo, pag na-born again tayo, hindi kasama sa ibinibigay ng Diyos sa atin yung spirito ng fear. It does not come from God. Now, normal po sa atin. Kasi nga, nandito pa tayo sa ating natural body, yung ating spirit na na-born again, at ang ating kaisipan na hindi pa rin nababago ng husto dahil kulang pa sa pagbabasa, pang-uunawa, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, ang makakapagbago lang ng isipan na ito ay ang pag-meditate, pag-i-speak, pakikinig ng Word of God, pagkakaunawa po natin. So, kapag hindi po tayo puno ng Word of God, marami pa tayong di nauunawaan, tayo ay pinanganak sa mundong punong-puno ng fear. Natuto pa lang kayong lumakad. Diba? Sasabihin na ng, alam ko, yung tatay po ni Pastor Cesar, yung lolo ng aking mga anak. Ay, hindi pa, tama, yung lolo nila. Pagka siguro nagsimula na silang mag-crawl o magtayo-tayo, lagi niyang, oh, mahulog yan. Oh, huwag kang aakyat dyan. Oh, huwag. Pinalaki tayo sa environment ng huwag. Diba? Puro negatibo ang pumapasok. Tingnan niyo sa bahay natin. Anong marami? Huwag o pwede? Mga magulang, ano ang laging naririnig niyo sa bibig ninyo pag nandyan na yung mga anak natin? Puro bawal, di ba? Oh, huwag yan, huwag mong hawakan yan, huwag mong galawin yan. Puro huwag. So, lumaki tayo in a world, in an environment na mas negatibo kaysa sa positibo. Ilan sa inyo mga tatay, oh, pabayaan niyo siyang lumakad, bayaan niyo madapa. Diba? Eh, paano ba tayong natutong magbisikleta? Ako, ang dami kong peklat sa tuhod. Dahil sa natuto ako magbisikleta. Dami ko rin peklat sa tuhod dahil natuto ako mag-skateboard. So, marami pong mga memories. Bakit? Kasi, pag hindi ka takot, you will try so many things. Okay? Ako po, bata pa lang, atribida na ako. So, wala, ano po ako eh? Kaya yung tatay ko sabi, itong babaeng ito, lalaki yata. So, you know, when I was growing up, akala ng tatay ko, tomboy yata ito. You know, because I would be playing with the boys, kung magbisikleta sila, magmotorsiklo sila, ako din natututo ng lahat ng mga yon. But, ako po kasi ayoko ng takot. Marami pong, pag pumasok na ang takot sa aking puso, kaagad ko yan hindi tinatanggap. Lagi kong sinasabi, Lord, kayo ang bahala sa akin sa sitwasyon na ito. It's always like that. Kayo ang bahala. So, ano ang panong nagkakaroon ng fear, ang proseso? Kadalasan, ito yung minamagnify natin. Ang mga bagay-bagay na nagko-cause ng fear sa buhay natin. For example, may mga asawang babae na napakaselosa. May mga lalaki din palang seloso, di po ba? Meron din ba? Bakit sila nagsiselos? Ano ang takot nila? Bakit nagsisel? Takot silang palitan sila. Di po ba? So marami po tayong mga minamagnify sa buhay natin na kaya habang minamagnify nyo yan, alam nyo ba ang kinatatakutan nyo? Yan ang mangyayari. Kasi doon ka nakameditate eh. Yun ang pinapaniwalaan mo eh. Di ba? So kung anong pinapaniwalaan mo, yun ang mag-grow sa'yo, and it will influence you a lot.
Okay? Kaya sa numbers makita natin, 'di ba, nung nakita nila yung mga kalaban nila. Anong sabi niya, "We saw the giants in the land." We saw the giants. And so nung nakita nila yung mga tao na malalaking mga matitipuno, matataas, anong tingin nila sa sarili nila? "We were like grasshoppers." Naging tipaklong. Ang tingin sa sarili nila, tipaklong. So dahil na magnify nila ang kalaban. Kapag ang mga sitwasyon natin na negatibo, minamagnify natin. Diba? Minamagnify natin. Kaya nga, ngayong pandemya, marami tayong revelation tungkol sa ating sarili. Di po ba? Marami ba kayong marami ba kayong natuklasan sa inyong mga sarili? Diba? Marami tayong natuklasan. Yung mga nawalan ng trabaho, natuklasan nila na ganun pala sila ka-warrior. Hindi sila makatulog. Hindi nila alam anong mangyayari sa mga... Anong sabi ni Lord? Tingnan niyo yung mga ibon. Nakita niyo bang ibon na nagko-construction worker? Nakakita ba kayo ng ibon na nagtatrabaho? Sabi ng Panginoon, tingnan niyo yung mga ibon. Kung ang aman niyo ay hindi pinapabayaan ng mga ibon, kayo pa kaya? Diba? So marami po tayong mga revelation ngayong pandemic sapagkat marami po sa atin ang maski kasi dito natin makikilala kapag may mga nangyayari, pag may mga negative situations, circumstances na nangyayari, dito niyo nakikita what you are made of. Kung gaano tayo karupok o kung gaano tayo katibay sa ating pananampalataya. Pag nasa church tayo, madaling amen, hallelujah. Kasi magkakasama tayong lahat dito. Di ba? At kung may anuman mangyari, andiyan si Bishop, papray. Oh. Pero pag mag-isa ka sa bahay at may nangyari, ano kaagad ang unang papasok sa ating mga puso? Di ba? So, lagi tayong nagmamagnify ng mga negative things sa kapaligiran natin. Now, sa Genesis, nung nakita ni Eva yung puno na pinagbabawal ng Lord, anong sabi dito? "Eve saw that the tree was good for food, pleasant to the eyes." So, kung ano yung maganda, pleasant to the eyes, lahat ba ng maganda makakabuti sa atin? O mga may asawa, pag may maganda, makakabuti pa sa inyo. Diba, lahat ba ng maganda makakabuti sa atin? So, nakita ni Eva, maganda yung bunga na pinagbabawal ng Diyos. That it was good for food and pleasant to the eyes. Diba? At anong nangyari nung kinain niya? Anong unang sabi? "I was afraid." Nung naging naked, naked naman talaga sila. Hindi naman nung kumain ng bunga, nawala yung damit nila. Hindi. They were naked. But because sin was not present in their hearts, ang tingin nila sa isa't isa, they were clothed with the glory of God. Okay? Kaya nung nagkasala sila, nawala yung glory of God, so they saw each other naked at nahiya sila, so nagtagpi-tagpi sila ng fig leaves at sila ay dinamitan ang kanilang sarili. So, kaya ang isa po ay we magnify things na nangyayari sa buhay natin. Now also, ang isa pa is confrontation. Ang mga Pilipino ba magaling sa confrontation? Confrontation. Okay? Kaya dito natin makikita, ang fear kasi will always use your senses. Ang fear, dumadating yan sa mga senses natin. Pag anong nakita ninyo, anong narinig ninyo, anong naamoy ninyo, anong nalasahan ninyo, anong naramdaman ninyo. So, ang fear comes through our senses. At ang senses natin, hindi tayo pwedeng mag-rely because we live by faith. Okay? Kasi pag may masakit sa katawan mo, anong sasabihin ng senses mo? COVID. Anong kagad papasok sa utak mo? Mamamatay ka na. Diba? Naalala niyo yung joke sa Facebook? Sabi niya, "Mare, pinamarinate ko na si pare." Yung pinakremate, pinamarinate ko na si pare. You know, ang daming mga jokes. But, lahat po tayo,
when this virus hit us, nagka-fear ba kayo? Now, sinong magsasabi dito, magtaas ang kamay yung sinabi, hindi siya natakot? Lahat tayo, nung nakita natin ang mga pangyayari, kahit papano may pumasok na takot. Okay? Kaya pag may nagkaroon ng ubo sa bahay, ano kagad papasok ka sa atin? Kala natin mamamatay kagad, komo COVID, komo nag-positive. Hindi po lahat ng nag-positive ay namatay. Ako po'y nag-positive. Okay? Pero buhay na buhay pa po ako. Si Pastor Cesar did not make it because it was his time to go. Ngunit hindi po siya nahirapan. So, lahat po tayo, when this comes, huwag po tayong matatakot. Okay? Kaya ito po ay, it comes through our senses, it comes through suggestions, it comes through ideas and thoughts. Kaya pag pinabayaan nyo yung thoughts na yan na pumarada sa isipan ninyo, at yan ang pinagbulay-bulayan ninyo. Kunwari, I'll just give a very common example. Kunwari, ang mga misis, ang mister nyo, dati nag-I love you siya bago kayo matulog, o di ba? Ngayon, biglang hindi na nag-I love you. Tapos, pag umaalis, magaganda ang suot na damit. At hindi lang yun, nagko-cologne pa. So, ano ang papasok sa isip mo? Kaysa kausapin mo yung asawa mo, magsususpetsya ka na ngayon. At kapag hinayaan mo ang suspetsya mong yan, pinag-ikot-ikot mo sa isipan mo, yan ang mineditate mo day and night. Alam nyo ba? Magiging stronghold yan sa'yo. Maya-maya kahit hindi totoo. Okay? E malay nyo, biglang natauhan lang yung asawa nyo. Gusto lang niyang magbihis na at alam niyang mabaho na siya, kaya nagko-cologne-cologne na siya. Diba? Marami pong ganyang nangyayari. So it becomes a stronghold. Kaysa i-confront natin, ang pangyayari, i-confront, kausapin nyo ng mahinahon, sabihin mo, napansin ko lang. Bakit hindi ka na nag-a-I love you bago tayo matulog? Napansin ko lang. Bakit masyadong bihis na bihis kang magtrabaho ngayon? Napansin ko lang, bakit ang bango-bango mo ngayon? Di ba? Pero huwag mo kaagad awayin. Don't allow that fear. At i-meditate mo, manganganak ng manganganak yan. Magkakaroon ka ng teleserye sa iyong isipan. Araw-araw may bagong senaryo. Di ba? May drama ka na sa iyong utak. Kaya pag uwi ng asawa mo, anong salubong mo? Drama. Saan ka na naman ang galing? Bakit ginabi ka? 1 hour late ka. O, di ba? So, maraming teleserye po. Kaya maraming thoughts, ideas, suggestions, at kapag hinayaan nyo yan sa isipan nyo, it becomes a stronghold. Pag stronghold na po yan, napakahirap ng buwagin. So huwag nyong hayaan na magkaroon ng stronghold. Bago pa lamang ang mga napapansin ninyo, kausapin nyo na. Di ba? Bakit ang mag-asawa nung nagliligawan, usap ng usap? Ewan ko, baka yung panahon ngayon, text-text na lang. Kasi iba na ngayon eh, no? Iba nang, ako nasya-shock sa generations that came. Kasi ako po, 1950 pinanganak. Kami ni Pastor Cesar, we got married 21 years old, 1971. So, iba po ang panahon namin. Kaya ako nasya-shock din sa mga ligawan nila ngayon. No? Ano lang, parang napaka, hindi man dinadalaw sa mga bahay minsan. They will just meet outside. Sabi ko, parang iba na. So, lahat po tayo ngayon, maraming dinadaanan ng mga situations. Okay? Learn, ang confrontation does not mean you fight. Ang confrontation just means you confront the issue. Hindi yung tao, kundi ang issue na nangyayari between the two of you. I-confront mo ng mahinahon, i-confront mo ng tama ang iyong puso. Okay, you're not there to fight, you're there just to take away all the fears that are being planted in your mind and in your heart. Okay? At ang now I will go to Luke 4. Hindi na natin babasahin ito. Pero ito yung temptation ni Satan kay Jesus. Ano ang sagot ni Jesus with all the 3 temptations of Satan? Get thee behind me, Satan. Kapag may mga pumapasok sa mga isipan niyo at puso niyo na hindi tama, hindi maganda, you rebuke it. I refuse to believe that in Jesus' name.
I refuse to believe that because it will destroy my family, it will destroy my relationship. So, kailangan po natin, katulad ng ginawa ni Jesus, sabi niya, "Get behind me, Satan, you shall worship the Lord your God and Him only you shall serve." So, inano niya kagad, binaran niya kagad ang demonyo. Kasi ang demonyo, marami pong ipa-plant ng seed sa atin. Mga binhi ng pag-aalinlangan. Okay? So, marami po yan. And also, ang spirit of fear, ay kapag nagkaroon kayo ng mga mali sa buhay, pag may nagawa kayong mga bagay na alam nyong hindi tama, anong unang ginawa ni Adan at ni Eva nung nagkasala sila? Nagtago. Nung hinahanap sila ng Diyos, "Adam, where are you?" Nagtago. Di ba? So, minsan tayo, di nyo ba napansin, pag may ginagawa tayong alanganin, minsan, parang ayaw nating mag-pray, parang ayaw muna nating mag-church, kasi may tinataguan tayo, we're hiding from God. Ngunit, hindi po yun tama. Now also, kung titingnan natin ang Bible, napakadaming makikita niyong verses na sinasabing, "Fear not, fear not." Bakit punong-puno ang Bible ng "fear not"? Fear not, because fear does not come from God. Okay? Fear, ang dumadating po sa atin na galing sa Diyos is faith. Yun po ang opposite ng fear. Okay? Kaya nga, ang utos ng Diyos sa tao is fear not. Lagi niya sinasabi, "Fear not, huwag kayong matakot." Sa pandemyang ito, sabihin niyo lagi sa sarili niyo pag umaga, pag harap niyo sa salamin, "Fear not. Fear not. Fear not, God will take care of you. Fear not. Nasa kamay ng Diyos lahat ang buhay mo. Fear not. Bahala ang Diyos sa provisions mo sa pamilya. Fear not." Okay? "Fear not na kung ano ang mangyayari. Fear not na magkakasakit kayo." So, lahat po, fear not. Kaya yung word na fear not ay napakahalaga sapagkat ang aim, ang goal po ng demonyo is malabas tayo sa pagpapala ng Diyos. Kasi kapag wala tayo sa pananampalataya, tandaan nyo, we receive everything from God by faith. Kaya kapag pinuno nyo ng fear ang puso nyo, may faith ba? When fear is present, faith is absent. When faith is present, hindi makakadali ang faith dyan. Hindi mananatili ang faith dyan. Magpapasok man, matakot ka sandali, but your faith will say, "No, God will take care of me. No, I am a child of God. No, I take authority over this fear. I cast you out from my mind and from my heart in Jesus' name." Diba? So you do something about it. Huwag niyong hayaan at mayama, lahat ng kaibigan mo tatawag, "Alam mo ba, nakakatakot talaga ngayon. Alam mo ba, nakakatakot talaga, no? Oo nga, nakakatakot." Ano mga conversations ngayon ng tao? So, anong nangyayari sa mga tao? Nagiging balisa lalo. Ganyan na nga yung situation natin, pupunuin pa natin ang ating isipan at puso ng kabalisahan. Okay? So, kaya, lalo na, alam nyo ba, tayong mga anak ng Diyos, God has a plan for us. Di ba nung sabi niya sa Jeremiah 29:11? "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and to give you a good future." So kahit ito ang dinadaanan natin, may plano pa rin ng Diyos sa atin. At alam nyo ba, para hindi tayo makapasok sa plano ng Diyos, ang gagawin ng Diablo sa atin, tatakutin tayo. Hahayaan niya magkaroon tayo ng mga sitwasyon na haharapin na magkakaroon tayo ng takot. So kapag, alam nyo, things will happen. Kaya nga sabi ni Jesus, "In this world you shall have tribulation." Maraming magiging problema ang haharapin tayo sa mundong ito. But, sabi ni Jesus, "But be of good cheer." So, kapag maraming tribulations, anong admonition ng Lord sa atin? "Be of good cheer, for I have overcome the world." Sapagkat napagtagumpayan ni Jesus ang mundong ito. At kapag tayo ay nakay Kristo, we are in Christ and Christ is in us, daanan man natin yan, anong sabi ng Diyos sa atin? "But be of good cheer." Amen? Kaya alam nyo, ang isang taong masayahin, ang takot hindi na tumatagal eh. Hindi tumatagal sa kanya. Kasi, na-overcome niya sa saya niya. Lagi niyang naalala na ang Panginoon ang bahala sa buhay niya.
Kaya marami po sa atin, ang primary target ng fear, ang objective niya, is to steal, to kill, and to destroy. Diba? John 10:10, sabi niya, for the thief, ang magnanakaw, comes to steal, to kill, and to destroy. Anything or that wants to take away from your life is not from God. Kasi sabi niya sa susunod na talata doon, di ba? For I have given you an abundant life. So, the devil comes to steal, to kill, and to destroy. But I have come, sabi ni Jesus, that you might have life abundantly. Hindi lang buhay ang binigay sa atin, kundi buhay na masagana. Parang hindi kayo naniniwala na masagana ang buhay. Alam nyo, ang pera, pera lang yan. Wala man yan ngayon, maya-maya nandyan na yan. It's just a commodity of this world. Kaya kung tayo ay nakay Kristo, siya ang magbahalang magbibigay sa atin ng abundant life. Anong ibig sabihin ng abundant life? Buhay na ganap at kasiyasiya. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung kasiyasiya yung mukha niya. Kaya punuin natin ang sarili natin ng salita ng Diyos. So, anuman, ninakaw man ng Diablo ang aking negosyo, ninakaw man ng Diablo ang aking trabaho, but, ninakaw man niya ang buhay ng aking mahal. So, but, sabi ni Jesus, siya'y dumating para bigyan tayo ng buhay na ganap, buhay na kasiya-siya. Now, if you look at our life today, ganap ba? Kasiya-siya ba? Alam nyo, ito ang natutunan ko sa buhay ever since I got born again. No matter what happens in my life, I am happy in the Lord. Masaya ako sa Panginoon. Kompleto ako sa Panginoon. So anuman mawala sa akin, kompleto pa rin ako sa Panginoon. At kapag kompleto ako sa Panginoon, kung anuman ang nawala, bahala siya sa akin. Okay? Ganun po ang naging prinsipyo ko. I never allowed negative situations to rob my joy. Kasi pag nawala po yung joy natin, manghihina na tayo. The joy of the Lord is our strength. Hindi lang po kanta-kanta yan. Kasi kala na, the joy of the Lord, puro, hindi naman natin niintindi. Kala natin, ganun lang sa praise and worship lang. Tandaan natin, ang kagalakan, yun ang nagpapalakas sa atin. Kaya makita nyo yung lungkot na lungkot, laging ano bang tawag, nagdadalamhati, madaling magkasakit yan. Bababa ang immune system yan. Madaling kapitan ng mga sakit yan. But if when you have a happy heart, alam nyo, ikaw lang ang pwedeng mag-alaga ng puso mo. Walang iba. You cannot depend for your happiness on your husband or your wife or your children or yung pastor natin. Kaya minsan, si pastor naman, hindi ako inintindi. Alam mo, ang happiness natin, ang joy natin comes from God being in us, and we are in God, we are in Christ, and Christ is in us, and the Holy Spirit, alam nyo ba, fruit ng Holy Spirit is joy, peace, love, joy, peace. Bunga yun ng Espiritu Santo, yung iba nagpipilit na mag-joy, mag-love, magkaroon ng kapayapaan. Hindi sa atin bunga yun, bunga ng Espiritu yun. At kapag tayo nakadugtong, tayo ay nakadugtong sa vine, who is Jesus Christ, tayo ay sanga. Kaya nga, ang mga bunga ng banal na Espiritu ay madi-display sa sanga. Sa atin madi-display. Hindi tayong magpipilit na mag-love, mag-joy, mag-peace. Hindi natin magagawa yun. Because our senses will tell us otherwise. Kasi ang mga senses natin ang minsan nagdidikta sa atin. I don't feel like smiling. I don't feel like laughing. I don't feel, di ba? But, kaya, alam nyo, ito ang number one antidote sa fear. Be happy in the Lord. Be happy. Nung ako'y nabiyuda, I was still happy. I was sad. I was namimiss mo, syempre. But, I was still complete in God. Hindi ako nakukompleto sa asawa ko at sa anak ko. Kinumpleto ako ni Lord. Kaya ano man ang mangyari, kumpleto pa rin ako kay Lord. Amen? Alam niyo, mahalaga po yan. Because, sabi nga, hindi ka nalulungkot, mag-isa ka na lang. No, I'm happy in the Lord. Ibig sabihin, buhay pa ako, there's something I have to do here on earth. Di pa ako tapos. Siya, tapos na ako, hindi pa.
Okay? Ganun lang. Hindi ako yung, bakit ako iniwan? Bakit ganun? Bakit Lord, why? Lord, why? Diba? Alam naman natin, sabi na ng Bible, there's a time to be born and a time to die. Lahat tayo meron ng, kaya yung, diba, yung kapanganakan, tapos may dash, tapos kamatayan. Diba? Ganun lagi yung ating epitaph, yung ating mga tombstone or kung ano man ang mga nilalagay. Birthday, tapos may dash, tapos yung araw ng kamatayan. Yung dash na yun lang ang buhay natin sa earth. Kita nyo? Yung dash na yun, kaya pag may nakikita kayong patay, yung dash na yun lang ang lifetime niya dito. Okay? So, wag po tayo kasi iba pa, mamamatay ako pag namatay na siya. Bakit? Nasa kanya ba hininga mo? Galing sa Diyos ang hininga. Amen? You know, let us be very practical people. Ako, nung nabasa ko yung Ecclesiastes, a time to be born, so nung ako'y pinanganak dito, meron na akong naka-date kung kailan ako pauuwiin. Kaya yung dash kong yun ang naatupag ko ngayon dahil maikli lang ang time natin dito. Let's not spend it fighting, quarreling, being afraid, and all the negative things, but enjoy it. Enjoy it. Para pagpikit ng mata nyo, nakangiti ka. Pagdating mo kay Lord, nakangiti ka pa rin. Di ba? Alam nyo, a joyful person, hindi kakapitan ng fear. When you're happy, di ba? Hindi ka kakapitan ng takot kasi you're happy in your relationship with Jesus. So mahalaga po yun. Kasi ang objective ng fear is to take away from you. Kalay mo, namatayan ka na nga, nawalan ka pa ng pag-aasa sa buhay, ano pang mangyayari? Diba? Move on! Move on! You're still alive. Yung mga umuwi na, mas masaya ang buhay nila doon. Alam niyo, when I imagine heaven, minsan sinasabi ko sa Lord sa aking prayer time, pag nag-one-on-one ako, Lord, naho-homesick na ako, gusto ko na rin umuwi. Napakainit dito sa mundo. At least sa langit, air-condition lahat. Eh dito, pag aircon ka lang na kwarto, paglabas mo, mainit na naman. Sabi ko, Lord, naho-homesick na ako because I'd like to gaze at your face. Diba? Napakasarap na doon. You're gazing face-to-face ka sa Lord. Siguro sabi ko, yung bibig ko, nakanganga na lang ako lahat doon. Because it's amazing. Kaya it will take away the fear in your heart when you understand why God created us. So tayong lahat nabubuhay dito ngayon, it's because God has a purpose for us. At alam nyo, pag inallow nyo ang fear to come into your life, hindi mo maa-accomplish yung purpose mo. Sinasayang mo ang panahon. Tandaan nyo, ang ating panahon dito sa earth, napakaikli lamang. Okay? Kasi ito yung mortal body, yung spirit natin is eternal. It will go home. Okay? At yung soul area natin, laging kadugtong ng spirit yon. It will go home. Pero ang body natin, either i-marinate, i-cremate, or ilibing. Diba? Kahit anong mangyari doon, it's just a mortal body. At doon lang kukuha ng alikabok ang Lord para pagtunog ng trompeta, yung alikabok na yon ay gagawing glorified body, jojoy na doon sa spirit and soul na umakyat na sa langit. O, diba? Kaya alam nyo, ang dami nating pag nakita nyo ang Bible, naintindihan nyo yung Bible, napakadaming mga bagay-bagay na hindi na natin po problemahin yung maliliit na bagay dito sa mundo. Kasi yung iba lahat, para bang minimajor nila ang problems. When you look at problems, just pray about it and say, Lord, inilalagay ko na sa inyong mga kamay itong problema kung ito, wala akong magagawa dito. It's impossible that I solve this problem. Kasi kung masusolve ko yan, Lord, di na ako mananalangin. Pero kaya ako nananalangin because this problem, I can never solve it, anuman ang gawin ko. Hindi ko masosolve ito. Kaya inilalagay ko sa inyong makapangyarihang kamay and I thank you, Lord. I believe in you na hindi niyo ako pababayaan sa sitwasyon na yon. You will take care of everything. O, tapos nun, amen. So, and then, hindi ko naiisipin, pabalik-balik, hindi pabiling-biling sa gabi, hindi makautulog, yung iba, pag tinignan yung bank account ngayon, hindi na makatulog dahil na-deplete na. Pera lang yan. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, pera lang yan. Di ba? Ang sabi ng Bible, the Lord owns the mountains and the hills, lahat ng earth. Kala kasi ng iba, ang diablong nagmamayari, ang diablo lang ang nagpapatakbo ng earth system, ng world system. Ngunit, ang mga ari-arian, mga kayamanan sa Diyos pa rin yan galing. Ngayon, mga ginto, mga oil, lahat, resources, galing lahat yan sa Diyos. Hindi ang demonyong gumawa niyan.
Kaya kung ang Lord ay nagmamay-ari ng lahat-lahat, hindi ba niya makakayanang isolve yung ating mga problema dito? So always learn, okay? Kasi ang objective ng fear is to take away your joy, take away your peace. Diba? Wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan. Ang mukha mo ay parang sinigang. Diba? So, always think na I am in Christ, Christ is in me. Kaya Lord, I will not worry about it. I will believe that you can do it for me. Okay? Ganun lang. And then take it out of your mind. Alam nyo, kasi tayo, binigay na sa Lord sa prayer, maya-maya, paghiga, ayun, kinuha na naman kay Lord, iniisip na naman kung paanong gagawin. Diba? So, that's why ang objective niya is to steal, to kill, and to destroy. At ang objective niya, kaya tayo may fear, to take away our focus from God. To take away our faith in God. Mawala yung ating pananalig, pananampalataya, paniniwala na ang Diyos ang bahala sa atin. So, ang gusto ng demonyo, kaya ang fear, ay hahayaan niyang lumaki ng lumaki sa ating puso't isipan para mawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Okay? So, lagi yung isipin nyo, when fear comes, kaagad, alam ko na ito, I recognize this. Ano? Diba? It takes away our focus on God's word, on God's promises. At kapag nawala na yung focus mo sa mga pangako ng Diyos, you will lose your joy. Diba? Kaya yun po ang primary target ng fear. Kaya ang fear po ay magnanakaw. Kayo ba, you make friends with a magnanakaw? Kaibigan nyo ba ang magnanakaw? Kaya pag pumasok ang fear, oy fear, kalaban kita. You are not welcome. Okay? Pag nagsimula ng mag... Alam mo, ano'y ro-rolyo yun eh. Pag in-entertain mo nang in-entertain yan, manganganak ng manganganak yan. May chapter 1 yan, chapter 2, teleserya na nga yan ang buhay mo. So, wala pong idudulot yan na maganda sa atin. Okay? Kaya nga doon sa judges, pinauwi nila yung may takot. Alam nyo ba nakakahawa yung takot? Hindi nyo ba napansin, pag may kakwentuhan ngayon, puro takot pinag-uusapan nyo, lumaki na lumaking kwentuhan, hindi kayo matapos-tapos dahil ang dami nyong takot pareho. Diba? So, kaya pinapauwi sila. Bakit? Because fear is contagious. Sabihin mo sa katabi mo, nakakahawa ang takot. Okay. So, pag may takot sila, anong nakita nila sa mga inhabitants ng kalaban nila? Giants. At sila ay para na lamang tipaklong. Okay? Kaya nga, anong nangyari? They cried and complained to God na wala yung tiwala nila sa Diyos. Sila'y nanaghoy sa Diyos at sinabing, bakit mo kami dinala dito sa lugar na ito? Diba? So, minsan, ganyan din tayo. Lord, bakit mo pinayagan? Lord, bakit nangyari ito sa akin? Lord, bakit? Kaysa sabihin mong, Lord, nangyayari man ito, I believe that you will reverse my situation. I believe that good will always come out of this situation. Alam nyo, pag may negative situations na pumasok sa buhay natin, always believe that God is able to do exceedingly, abundantly, above that we could ever ask or think of. Okay? So, laging may word of God din tayo sa puso para makontra ang fear. Okay? So, they cried, they complained. Sabi nila, buti pang namatay kami sa wilderness. Di naman mga walang isip na tao, no? Pinakain na nga sila. Imagine, ilang taon silang nag-wander sa wilderness. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Tapos nung nakalabas na sila doon, sabi nila, buti pang namatay na lang kami sa wilderness. Now, fear, kaya sabi ko, opposite ito ng faith. Kapag fear functions to frustrate your faith, okay? Fear comes to frustrate your faith so that you will not receive the promises of God. Yun ang pakay ng Diablo, kaya hinahayaan niya ang fear na pumasok sa atin. Kaya alam niyo itong pandemic na ito, I saw so much fear even in our families. Ako po, ayaw nilang palabasin. Sabi ko, anong mangyayari sa akin? Baka ka mamatay. Pag oras ko, sabi ko, I'm very careful, pero kung oras ko. Tapos sabi nila, si mama, fatalistic. Ano man itawag niya sa akin, ako yun. Sabi ko, you cannot change me. Sorry, ako naging nanay ninyo. Parang minsan feeling la kontrabida. But,
Sabi ko, I cannot be operating in faith all the time. Di pwedeng lahat takot, takot, takot. Diba? So it functions so that we cannot believe God. At ang objective nito ay para mawalan tayo ng pag-asa. Okay? Kasi alam nyo, ang faith will help you to secure God's blessings and promises. Ang faith is the vehicle to receive God's promises. Ang fear will not allow the promises to come. So yun ang haharang. Kaya lagi nyong alalahanin itong sinishare ko sa inyo ngayong umaga. Kapag pumasok ang fear, kaagad i-recognize nyo, fear is not from God. Faith is from God. Kaya kung pumasok ang fear na ito, takot na mawalan ako ng trabaho, mawalan ka man ng trabaho, hindi kayo pababayaan ng Diyos. O, eh, bakit naka 1 year, ilan na tayo, and ilang months? O, buhay pa tayong lahat. O, wala namang parang nangayayat na naging patpat dito na nagumagapang na lang pumunta dito kanina. Wala naman. O, mukhang malulusog naman lahat. Di ba? So, hindi tayo pinabayaan kasi minsan puro tayo negatibo, nakaasa sa ayuda, umasa sa Diyos. Okay? Eh, bakit yung kapitbahay may ayuda? Bakit kami wala? Ay, what is your testimony? Whiner, complainer. Diba? Puro na lang mga reklamador sa buhay. Kaya, tandaan nyo, faith will always secure or tatanggapin niya ang God's promises, God's blessings. Ang fear will negate. Opposite niyan lagi. Kapag pinabayaan nyo yung fear, ang faith absent. Pag pinabayaan nyo yung faith, ang manguna sa inyong isipan, sa inyong puso, you keep faith there, basta ako naniniwala sa Diyos, basta ako hindi pababayaan ni Lord, anuman ang mangyari, God is with me, God is for me. Diba? God is in me, for me, and not against me. So, tandaan po natin yan, faith's function is to assist you in receiving God's blessings. Ang fear, ang objective niya, i-hostage lang kayo. Tayo ang mawawalan. Now, sabi ni Jesus sa Matthew 8 verse 26, He said to them, Matthew 8:26, He said to them, "Why are you fearful, O ye of little faith?" So, sino daw ang mga fearful? Yun, maliliit ang mananampalataya. Why are you fearful, sabi niya dito, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea. There was a great calm. Ito yung kanyang mga apostles, ito yung kanyang mga disciples kung nasa boat sila at nagkaroon ng storm. Diba? Ginising si Jesus, tulog in the midst of the storm. Diba? Ginising nila si Jesus, "Don't you care?" Diba? Kaya, "Why are you fearful, O ye of little faith?" Ngayon, sa Matthew 14, verse 26 hanggang 31, basahin lang natin ito. Ito yung incident na ito. Matthew 14, 26 to 31. "And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, 'It is a ghost.' And they cried out for fear." So, nung makita nilang naglakad si Jesus sa water, multo! So, sumigaw sila sa takot. Oh, ito na naman. Anong laman ng puso ng mga apostles, ang mga disciples nito? Takot. Diba? "They cried out for fear. But immediately," tingnan niyo si Jesus, laging may immediate siyang sagot sa fear. "But immediately Jesus spoke to them, saying, 'Be of good cheer.'" So anong antidote sa fear? "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." So tayo ay magalak sapagkat it is I, si Jesus ay kasama natin, at hindi tayo dapat matakot. Anumang unos, anumang bagyo ang ating dinadaanan. Okay? So, "Be of good cheer." "And Peter answered him and said, 'Lord, if it is you, command me to come to you on the water.'" "So he said, 'Come.' And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus." So, nung bumaba, nung sinabi ni Jesus, "Come," nakalakad pa si Pedro sa tubig. "But when he saw the wind," ayan na, so lumalakad na siya papunta kay Jesus. Ngunit nawala ang focus niya kay Jesus. Saan siya tumingin? Sa mga alon at hangin. So nawala ang focus niya kay Jesus. "He walked on the water to go to Jesus, but when he saw the wind was boisterous, he was afraid."
So anong laman ng puso niya? Takot. And beginning to sink, oh, nakalakad siya sa tubig, pero nung fear ang nag-operate, lumubog siya. Kita niyo yon? So pag inalaw natin ang fear, lulubog tayo sa sitwasyon natin yon. Pero nung siya ay nakatuon ang paningin niya kay Jesus, ang pananampalataya niya, he walked on the water. Okay? So nakalakad pa rin siya sa tubig bago siya lumubog. So sabi niya, he cried out, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "O ye of little faith, why did you doubt?" Okay. So, do not be afraid. Now, may isa pa akong example. Sa Mark 5 in verses 35 to 36. Kaya ako maraming examples. Gusto ko tingnan nyo sa Bible. Hindi lang ako nagkukwento sa inyo ng kwento. Kundi ito po ay verses na makikita nyo sa Bible. Kasi yan ang katuruan ng Panginoon sa atin. So, huwag po kayong mapapagod magbasa ng Bible. Doon po natin makukuha ang salita ng Diyos. Kasi maraming salita tayong maririnig sa buhay natin sa mundo. Kaya kung wala kayong baong salita ng Diyos sa puso, lulubog tayo sa mga sitwasyon. Okay? So Mark 5:35, "While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house who said, 'Your daughter is dead.'" Oh, kung kunwari kayo itong master ng synagogue at may sumalubong, sabi sa inyo, "Your daughter is dead." Ano kagad ang papasok sa isip nyo? So sabi nila, "Why trouble the teacher any further?" So yung mga nakikinig, bakit nyo pa ito trouble? Eh, patay na pala. "As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, 'Do not be afraid, only believe.'" At alam natin ang kwentong yan, nabuhay yung anak nung ruler. Okay? So do not be afraid, only believe. Now, some of you may say, may sitwasyon akong naniwala naman ako, pero hindi rin ako nakalusot sa problemang yon. Diba? Minsan tayo ganun. Bakit ganun sa Bible? Sabi ni Jesus, only believe, and he received his miracle. Kaya, tandaan po natin, ang fear and faith cannot operate at the same time. Isa lang ang makaka-operate. Kaya kung faith ang nahawak nyo, faith will move and you will receive from God. Pag fear will not receive anything from God. So, sa Luke 12, verse 32, kasi mahaba pa ito, 32 na lang, pinakahuling. Luke 12, verse 32, "Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Alam niyo ba, kaligayahan ng Ama natin sa langit na ibigay ang mga blessings na inilaan niya para sa ating mga anak niya. So it is the Father's good pleasure. Kasiyahan, para bang mga tatay, kasiyahan natin pag may mga inaasam-asamang mga anak natin, sinusurpresa natin sila, binibigay natin yung inaasam-asam nila. Okay? So, sabi ni J.C. Matthews, I just have a quote here. Sabi niya, Fear is afraid that you will face it and find out that there was nothing to fear in the first place. Alam niyo, minsan yung mga kinatatakutan natin, pag dinaanan mo talagang, sabi, in the end, wala naman palang saysay ito, puro panakot lang pala. Diba? Pag natapos tayo sa isang problema, natakot pa ako ng gusto, hindi pa ako nakatulog ng isang linggo, ganun lang pala yun, nakaraos din, natapos din. Diba? So, tandaan natin, ito po ay, sabi ko nga, transferring of authority. Kaya tiningnan natin yung first mention sa Genesis 3 after the fall of man na kung saan tinransfer ang authority. Kaya yung kingdom authority na yon nalipat. Kaya nga ang demonyo, di ba sabi ng Lord kay Adam at kay Eve, "Take dominion over all the earth." Yung authority ibinigay ng Diyos kay Adan at kay Eva. Ngunit nung sila'y nagkasala, kanino nila tin-transfer yung authority? Kay Satan. Kaya sa mundong ito ngayon, may ang authority sa takbo ng mundong ito na i-transfer ni Adan at ni Eva. Ngunit ang ating Panginoong Jesus ay naparito para lahat ng mananampalataya sa Kanya ay maililipat tayo ng kaharian. We are in this world, but we are not of this world. Kaya lahat ng nanampalataya sa Panginoong Hesukristo
We are under His authority and dominion. Under tayo sa kaharian ng Diyos. We are in this world, but we are not of this world. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Alam niyo ba, isang araw, pagtunog ng trompeta, lahat tayo mag-shoot up. Ayun ba? Oh, kunwari, nandito tayo, tumunog ang trompeta, lulusot tayo lahat dyan. Hindi na tayo kailangan lumabas pa doon sa labas, sa kalye, at doon tayo ra-rapture. No? Pagtunog ng trompeta, pshht! Kasi itong katawan natin, machi-change. Glorified body, pwedeng lumusot na. Amen? Kaya, huwag po tayong natatakot. Alam nyo, pinrovide na ng Panginoon lahat ng kakailanganin natin para sa buhay natin dito sa earth. So, tandaan po natin yan. Fear is a spirit at yan ay may authority. Kaya pag hinayaan nyo ang fear na manatili sa buhay nyo, it will take authority over your life. Siya ang magte-take dominion sa inyo. Hindi dominion ng God ang iiral sa buhay natin. Diba? So, the devil comes to steal, to kill, and destroy. Anong sabi ni Jesus? I have come that you might have life and life more abundantly. So, abundant life ang galing sa ating Panginoon. So, perfect love casts out fear. Sinabi na natin kanina sa 1 John 4:18. For fear has torment. Huwag natin iayaan na ma-torment tayo ng mga takot. Now, fear the emotion. May fear na emotion. Ano itong emotion na ito? The emotion of fear can serve a legitimate purpose when keeping us from harm. Katulad ng, di ba, pagka bata, yung mga anak natin, sabi natin, huwag mong hawakan yung stove pag naka-on. Di ba? So yung fear na yon, hindi yung fear na sinasabi dito, kundi fear that you will get harmed. Di ba kaya sabihin natin sa mga anak natin, wag mong hawakan yung stove, wag mong hawakan yung kandila pagka nakasindi. Bakit? Because they will get burned. So, ang fear na yan, fear the emotion, may legitimate purpose siya. Okay? So, yun lang para tinuturo natin sa mga bata. O kaya, wag kang tatakbo pababa ng hagdanan, baka siya mahulog. Di ba? Pero, tandaan natin, so ito lang yung fear the emotion so that it can serve its legitimate purpose para to keep the young people from harm hanggang sa matutunan nila na ang apo hindi pwedeng hawakan. Di ba? Yung mga dangerous things. Now, fear the spirit, it will always go against the word of God. Ang fear na spirit of fear, it will always contradict the word of God. Okay? Laging salungat siya sa word of God. Ang assignment niya palagi ay para hindi natin matanggap ang pagpapala ng Diyos. So, tandaan nyo, pag may fear na umiiral sa puso nyo, sabihin mo, I command you to leave. I do not receive you fear. Because God will take care of my situation. Kahit mukhang imposible, God will take care of my situation. So, tandaan natin, ang fear will always focus sa ating isipan, sa ating thoughts, sa ating kaisipan lagi yung papasok. Sabi ng Proverbs 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so is he. Oh. Anong iniisip nyo sa buhay nyo ngayon? As a man thinks in his heart, so is he. Kung anong iniisip mo sa puso mo ngayon, yan ikaw. Anong iniisip mo ngayon? Mahirap ka? Matagumpay ka? Talunan ka? Anong iniisip mo ngayon? Wala ng pag-asa? Iniisip mo? Itong nawala kong trabaho, mas higit ang ibibigay ni Lord. Itong nawala kong negosyo, papalitan ng Lord ng ibang klase. So, do not allow the thoughts na marab tayo ng plano ng Diyos para sa buhay natin. So, laging ang thoughts natin, ang thought life, ang mind natin. Okay? So, fear, sabi nga, kabaligtaran ng faith. Sabi ng Hebrews 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Fear is the substance also. So, kung ano ang faith is a substance, hindi natin mahawakan, pero it is a substance. Kaya kapag may pananampalataya tayo, yung substance na yon will create what we are believing for. Ang fear, may substance din. Ang fear, okay, will not allow the blessings of God to come. So, may substance din siya para ibara or, ano man tawag doon,
harangin yung mga pagpapala ng Diyos. So kung ang faith ay magpapapasok sa mga pagpapala ng Diyos, ang faith ay haharang. Ang fear ay haharang. Kaya, isipin nyo kung may takot ka, pero sabihin mo, may takot ako, pero may pananampalataya ako eh. Pwede yun? Tatanggap ka, may humarang, may matanggap ka, wala. Kaya minsan, pati sa panalangin natin, tinatamad tayong manalangin. Bakit? Pag nananalangin tayo, pakinggan nyo yung panalangin nyo, punong-puno ng takot. Lord, huwag nyo pong pabayaan ng COVID makapasok sa bahay ko. Lord, wala na po kaming makain. Lord, may pananampalataya ba yung panalangin na yun? Nagdududa. When you pray, remember, you are talking to the God of the entire created world. You are talking to God who is all-powerful. You're talking to God who loves you. Okay? So, wag nating haluan ng takot ang ating mga panalangin. Now, how do we overcome fear? Paano natin ma-overcome? Kaya sabi natin dito, fear, ang operation nito is usually through the influence or association of ears and eyes. Kung anong nakikita, kung anong naririnig. Faith cometh by hearing, and by hearing, by the Word of God. Fear comes from hearing, and hearing by the voice of the world. Diba? Recession na. Ano nang mangyayari sa ating bansa? Kulelat na tayo. Anong narinig niyo palagi? Anong lagi niyo sinasabi? Anong nakikita natin? So yung eyes at saka yung ears natin. Eyes and ears. May associations tayo dyan. Okay? Kaya, maski yung nakita natin kaninang lalaban sila, na outnumber yung mga may tapang na lumaban at yung mga takot umuwi, mas marami. Kaya, association. Kapag ikaw ay laging nakapalibot sa mga taong laging takot, magiging healthy ba ang buhay mo? Baka, huwag mong gawin yan, baka, marami na kayong baka. Pwede na kayong mag-rancho. Diba? Baka. Anong ibig sabihin ng baka? Mangyayari? Hindi kayo sigurado. Kaya pag ganun, walang faith yun. Kung di kayo naniniwala, hindi walang faith yun. So, choose your circle of friends. Pag merong kayong kaibigan na nega. Alam niyo yung nega? Negatibo palagi. Negatibo, hindi alam ang Word of God. Stop associating with them. Hindi po healthy. Mahahawa kayo sa takot. Kung laging sa social media, alam nyo, karamihan doon hindi totoo. Hello? Tapos kayo, ipo-forward nyo rin. Ipo-forward nyo ng ipo-forward. Hindi naman totoo yung pinu-forward nyo. Hello? So, basa ka ng mayaman, naguluhan ka na. Ano ba talagang totoo? Bible, magbasa ka, yun ang totoo. Okay? Mas na-build up pa yung iyong spirito dahil nagbasa ka ng Word of God. Sabi ni Jesus, my words, they are spirit. They are the food of the spirit man. My words, they are spirit and they are life-giving. Nagbibigay buhay. Yung life doon means life-giving. Okay? Kaya, tandaan po natin, how do we handle yung mga negative things that come our way every day? Alam nyo, everyday may mga negative things, negative reports, negative news, di ba? Kung ano-ano ang nangyayari sa atin. So, ang mode of operation ng fear is through association, through the eyes and the ears. Kaya, yung associations ninyo, yung circle of friends ninyo. Sa tenga naman natin, sa Mark 5 verse, ano ba to? Sabi dito, we walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. So lahat ba ng nakikita natin, permanente yan. It will change. Okay? So huwag niyong isipin yung mga negative na nakikita natin will be permanently there. It can change. How will it change? What you will believe, you will speak. So pag may nakikita kayong problema, huwag niyong sasabihin ang problema.
Ang sasabihin nyo, maghanap kayo ng pangako ng Diyos sa Bible na yon ang solusyon ng problema. So what will you keep speaking now? The solution, not the problem. Because if you keep speaking the problem, it will produce fear. At kapag napuno ang puso nyo ng fear, you will not believe that God will do something about your problem. Diba? Hindi ka na makapaniwala na may pwedeng gawin ang Diyos. Okay? Kaya yung ating pakikinig, fear, sabi ko nga, nakakahawa. Kaya kung may mga kaibigan kayong puro negative, huwag nyo na munang kontakin. Hindi magiging healthy ang inyong, maski kayo, mahahawa pa. Kung dati hindi nyo kinatatakutan, ngayon dami nyo na rin takot. Diba? Contagious yan, nakakahawa. Kaya minsan, yung mga news, nakaka-paralyze. Parang mawawalan ka na ng pag-asa sa mga naririnig natin. Kaya let's choose things. Pag nakita natin na hindi naman may magagawa ang Diyos, we pray about it. So if you look at situations today, pray about them and speak the promise of God. And we will continue to believe that God will do something about our situations. Okay? May gagawin ng Diyos sa mga dinadaanan nating mga pagsubok at mga medyo mahihirap na mga dinadaanan natin ngayon. So face your fears. Sabi nga, fear is a spirit. And, alam nyo ba, your spirit is born again. And your spirit that is born again is in Christ. So whenever your born again spirit speaks the word of God, it has authority over fear. Okay? Kaya pag word, yung spirit natin, pag nagsalita tayo ng word of God, makapangyarihan po yun. Okay? Kaya mag-ooperate tayo, tayo ang mag-take ng authority over the fears, lahat ng mga nangyayaring sitwasyon, we speak God's answer. We speak God's solution. We don't keep speaking and repeating the problems. Hay, naku, yung asawa kong walang kwenta. Hay, yung anak kong napakatigas ng ulo. Hay, every day, maririnig nyo, matigas ang ulo. Patigas ang ulo niyan kasi you keep speaking it. Alam nyo ba? Tayo created in the image of God. How did God created everything? He spoke. And it came into being. Kaya kung wala kayong sinabing walang kwentang asawa, hindi aandar yung asawa nyo yan, hindi aasenso yan. Pawalang kwenta ng pawalang kwenta, pawala, walang kakwenta-kwenta na talaga siya. Because you keep speaking it every day. Because, tandaan nyo, we are spirit beings. Created by God in His image and likeness. Yung born again spirit natin, created in the image and likeness of God. Whatever it speaks, it creates. So, ingat po ngayon, pagbukas ng ating mga bibig. Kaya kung ano yung asawa nyo ngayon, yun ang in-speak nyo. Kung ano yung mga anak nyo ngayon, yun ang in-speak nyo. Kung ano tayo ngayon, yun ang in-speak mo over your life. So, I admonish you this morning. Hindi na po ako magpapatagal-tagal. Kasi sabi ni Bishop, take your time. Huwag niyo ako kung sasabihan yan. Kasi my time is different from your time. Praise the Lord. So, tandaan natin, why Jesus died to restore our sonship. Tayo'y mga anak ng Diyos ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, anak ng Diyos yan. Anak ng Diyos tayong lahat. So we can start speaking what we want to see in our personal life, in our families, in our church, in our country. Buisit na Pilipinas ito, walang kwenta. Yung ating mga namumuno, mga walang kwenta, mga korap. O, anong nangyayari? Anong nakuha natin ngayon? Korap. Because we don't pray. We don't tell God, Lord, bigyan niyo po kami ng leaders na may takot sa Diyos. Bigyan niyo po kami ng leaders. Lord, I pray na yung mga leaders namin na hindi magandang ginagawa, ma-born again. Tanggapin ka, maligtas. Di ba yun? Eh tayo, puro reklamong Pinoy. So what you keep speaking, it's created in the spirit world hanggang sa papasok sa natural world. Because ang created tayo in the image of God, whatever you speak. So today, I'd like to admonish you, stop speaking fear. Speak the answers to your problems. And you will see. Start speaking in faith. When you speak it, you believe that God will turn around your situations. That God will do something in every area of your
lives. Tandaan natin na lahat tayo, may ito na lang, apat na bagay lang. We need to understand para ma-release ang seeds. Ma-release ang seeds ng power of dominion. Para magkaroon tayo ng power at dominion at authority sa mga buhay natin. When we walk in faith, alam nyo ba, ang faith, sabi nga, is like a mustard seed. You will say to this mountain, naalala nyo yon? You will say to this mountain, be removed, be cast into the sea, and it will, di ba? And it, into the sea. So, seed contains, tandaan natin, ang isang binhi will contain the principle for the manifestation to take place. So, tandaan natin, ang mga salita natin ay binhi. So, whenever you speak, tandaan nyo ngayon, whenever words come out of your mouth because you are created in the image of God, ang words natin ay seeds. Di ba? Kaya yung parable of the sower and the seed. Naalala nyo yon? So, lahat ng lumalabas sa bibig natin ay tayo ay naghahasik ng mga binhi. Now, if you want to prosper, if you want to be successful, if you want to be victorious in life, start now sowing seeds of prosperity, seeds of power over your family, seeds of love, seeds of peace. So, tayo ang mag, lahat ng lumalabas sa bibig natin, binhi. Kaya anong ani natin ngayon? Yung mga binhi nating tinanim. Kaya kung hindi nyo gusto yung ani nyo ngayon, change your words. Ang tahimik ngayon. Bisya, parang tahimik ang ating kongregasyon ngayon. Di sila nagtatalo na ng hallelujah! Di ba? So faith, ang faith din ay inalintulad sa mustard seed. Di ba? Kaya seed contains the principle by which it has life in itself. So kung gusto nyong seeds of prosperity, you have to sow. Anong seeds mo para yumaman ka? Anong seeds dyan? Pera din. Wala ka namang tinatanim na pera eh. Tapos gusto mo, dumami ang pera mo. May tinanim ka? Wala. Seeds. Magtanim ka ng pag-ibig. Aani ka ng pag-ibig. Bakit bangayan kayo ng bangayan sa bahay? Hindi kayo nagde-demonstrate ng love, affection, speaking words of endearment. Those are seeds. When you say to your children, you will be a great son. You will be a wonderful daughter. Eh tayo na sabihin, buisit na anak ito. So anong naani nyo? Pati sa mga sa spouses, you know, sometimes nung nagliligawan kayo, you say endearing things about each other. Ang pogi mo naman ngayon. Diba? Salamat naman, galing-galing mo naman magluto. Ganun. Ngayon, ano ang seeds nating tinatanim? Ito lang ulam? Na-COVID ka ba at walang lasa? Diba? What are we sowing? So tandaan natin, your possession of seed is a promise of your tomorrow. So yung seeds natin ngayon, tandaan natin, God is above all of our lives. Kaya, let us start sowing seeds by our words, by faith, we receive it. And when we worship the Lord, alam nyo ba, ang authority at dominion na binigay na niya sa atin, manunumbalik. Kasi tayo, yung authority, dominion natin, wala na, pinakawalan natin sa kaaway. Why? Because of the words we speak. Because of fear in our hearts. So tayo po'y manalangin ngayong umaga. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa mensaheng narinig namin ngayong umaga. Lord, marami pong salamat sa inyong salita sa pagnandiyan po ang patungkol sa life and godliness. Marami pong salamat, O Diyos, na in spite of what we go through today in this world, napakahirap po ng dinadaanan ng buong mundo ngayon. Wala pong exempted, mayaman, mahirap, middle class, lahat po kami, we are all affected. But Lord, we thank you sapagkat ang church, ito po ang inyong katawan dito sa lupa. The church is your body. And we thank you, Father, na ang in-establish na church na ito, si Jesus Christ ang head ng body na ito. He is the head.
at ang mga churches po ay kanyang katawan iniwan dito sa lupa, empowered by your Holy Spirit. Dalangin ko po sa bawat nakinig ng mensaheng ito that the Holy Spirit will start speaking to them patungkol sa mga detalye ng kanilang personal lives. Mga areas ng buhay nila that needs to change. Kung ang mga binabalutan ng maraming takot dahil sa mga pangyayari sa aming kapaligiran, Lord, dalangin ko po ngayong umaga, we just cast out the spirit of fear from our minds and from our hearts. We do not receive it anymore. Kung may dumadating mang bad news, we can hear the bad news, but our hearts will not be troubled because our hearts are filled with the love of God. And the love of God will never fail us. Marami pong salamat, Lord. Each one of us, we make a decision. We will not accept fear in our lives anymore. Sapagkat it will just produce torment at kaguluhan lalo sa aming mga buhay. Lord, marami pong salamat na binigyan niyo kami ng pagkakataon na iniligtas kami ng aming Panginoong Hesukristo upang bigyan kami ng bagong buhay. At ang bagong buhay na ito ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa amin at kami selyado ng banal na Espiritu. So Lord, wala kaming dapat ikatakot because you are in us, with us, and for us. So ano pa ang aming dadaanan, kami po'y nakaasa sa inyo. Ano man ang aming dinadaanan, we can speak the word. We can speak the answers. We can speak the solutions sa aming mga dinadaanang kahirapan. Kaya Panginoon, marami pong salamat that you will keep reminding us that whenever we open our mouths, it will not come from fear, but it will speak faith. And we will see, Lord, your miracles. We will see answers to the things that we are believing for. At marami pong salamat, O Diyos, sa bawat isa na nakikinig nito. We thank you, Lord, that the Holy Spirit will always lead us and guide us into all truth. Marami pong salamat for the anointing, especially for those that are full of fear. We just rebuke that fear in their lives in the name of Jesus. We cast you out. And Lord, we thank you that you will replace it with the spirit of faith. At ang bawat isa, they will make a decision. We would rather believe God than believe what we see and what we hear around us. And we receive all the good things that you have prepared for us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Marami po siya.